Hi guys! So, good morning! So, today, gagawa po tayo ng pandesal na asado. And nauuso po ngayon ang malambot na pandesal kasi pagka nakakabili tayo sa mga bake shop o mga panenderia, medyo nag-wrinkle na yung mga pandesal. Ngayon, gagawa tayo ng pandesal na may bread improver. At ano ba yung bread improver? Gagawa tayo niyan mamaya. Pero bago yan, i-introduce ko muna yung mga ingredients na gagamitin natin. So, una, meron tayong all-purpose flour. Kung meron kayong bread flour, pwede, mas okay. Since ito lang yung available dun sa pinagbilan ko, so yan na lang. And then, powder milk. Any powder milk na favorite nyo. Para lang magkaroon siya ng lasa rin. And then, fresh milk. Ito yung salt. Any oil. Wag lang olive oil, any oil. And then, oyster sauce para yan sa asado natin. And then, active yeast, 2 eggs. Or kung may large kayong egg, kahit isang 1 large egg. Kasi yung egg na meron ako sa refrigerator is small. So, gagamitin ko 2. Then, butter. And then, vanilla. Yung chicken breast. Onion and garlic. Sugar. Pagkatapos, yung breadcrumbs. Then, ang gagamit ako ngayon ng weighing scale, i-weigh ko kasi sa mga napapanood ko sa mga video, mas accurate kung wini-weigh mo yung mga ingredients mo kaysa yung mga nasa measuring cups. So, gagawa muna tayo ng breadcrumbs na gagamitin natin pang coat doon sa pandesal. So, kung wala kayong breadcrumbs at mas gusto nyo mas tipid, kung meron kayong bread or any bread na nasa fridge, pwede nyo itong gawin ganitong paklaseng pagluluto. Kung wala rin kayong bread toaster, so pwedeng sa pan. So, kailangan lang talaga toasted siya. Then, dudurugin natin. Yan. Palitan rin lang natin. Na, yan. So, may breadcrumbs na tayo. Diba? Yan. So, una gagawa tayo ng roux or tanzo para yun yung magiging bread improver natin. So, mag-weigh tayo ng 65 grams ng all-purpose flour. And then, i-zero ulit natin siya. Yan. Gagawa naman tayo ng turn it on natin para maging zero. Yan. Ng 125 grams na milk. Wait lang. Any milk or fresh milk or evaporated milk po pwede. So, yan, so na-weigh na natin siya, ayan. Exacto na siyang 125 grams ng milk. And then, i-microwave lang natin siya ng 1 minute. Then, ihalo natin tong all-purpose flour dito. Yan, ilagay na natin sa microwave yung milk ng 1 minute. So, imi-mix natin yung hot milk dito sa ating
all-purpose flour. Hanggang sa maging sticky lang siya. So, mix lang ng mix. Para na siya magiging paste maya-maya. Ayan, medyo, ayan, sticky na talaga siya. Ayan. So, bakit ba tayo maglalagay ng bread improver? Kasi, para maging maganda yung texture niya, saka yung soft yung panlisal niya, saka pagka ano tawag doon? Na pag bumibili kayo sa mga tinapayan, ang lalambot ng tinapay nila. So, ito yung mga isa sa mga sekreto nila. Pwede rin namang hindi. Pero kung gusto nyo talaga na malambot na pandesal, maganda yung form, hindi siya nag-wrinkles, gawin nyo siya. Gawin nyo tong method na to. So, ganito dapat siya, sticky. So, dapat mainit na mainit yung milk. It's either sa microwave or dun sa, ano, sa kalan. Kalan ba yun? Papainitan nyo. So, set aside lang natin siya. So, mag-weigh ulit tayo ng 125 grams ng milk. Ayan. So, lagay natin siya dito. Then, next naman natin is yung sugar. So, nag-weigh tayo ng 110 grams. So, mix natin siya dito. Is maglalagay tayo ng egg. Kung ang egg nyo is large, so height is lang gamitin nyo. Since yung egg na meron ako is small, so dalawa yung gagamitin ko. So, i-mix lang din natin siya dito. So, much better na i-crack nyo muna siya sa isang lalagyan bago nyo i-transfer sa mixture nyo. Kasi minsan, tendency, minsan sira yung egg, so may iwasan natin yun. Tapos, maglalagay tayo ng 110 grams ng oil, vegetable oil, corn oil, yan. Okay. Nakakatulong din to sa mixture ng bread, ng oil, para maging stretchy. Then, a tablespoon of vanilla. Yan. Yan. So, bago pala muna natin i-mix yung all-purpose flour, mix muna natin yung ginawa nating bread improver sa mixture. Ito siya. So, medyo warm pa siya. So, it will help para umalsa yung ma-activate yung mix. Then, ang susunod naman natin is yung all-purpose flour. So, mag-measure tayo ng 500 grams. Then, i-mix natin dito. Flour. Meron kasi ako, kaso maliit lang yun. Hindi kakayanin. So, mag-manual tayo mag-knead ng dough. Thank you.
habang hinihintay natin yung dough na umalsa, maggagawa muna tayo ng fillings. Okay. Fillings. Kailangan mag-fillings yung ating pinaka. Para darundaman natin. Funny. Ayan. So, ito na po yung mga hiniwa nating bawang. Ay, sorry. Yeah, bawang. Ayan. Susunod naman natin is yung sibuyas. Yan. So, ito na yung mga nahiwa nating manok. Ngayon, lalagyan na natin siya ng mga pampala. Imamarinate natin siya. So, pag nakaluhaluin na natin yung mga ingredients, so, una, kung wala kayo lemon, pwede yung lime, or vinegar, kahit pala. Sugar. Kung kulang sa salt, pinis, dadagan nyo ang sugar or oil. Pwede na. So, imamarinate lang natin siya ng mga 30 minutes. Yan. So, igigisa na natin itong minarinate nating chicken. Yan. Then, let's add oil. Thank you.
ko. So, tayin lang natin siya maluto. Yan. So, luto na. Yan. Na-absorb niya na yung liquid. Patay na natin yan. Nang 1 hour natin inaasa at ito siya. Double the size siya. So, transfer na natin siya. So, ikat lang natin siya.
gagawa, ilalagay nyo sa, i-dip nyo siya sa breadcrumbs. Next. So, i-flap nyo lang siya na ganito. Para gamit kayo ng rolling pin. Tapos, maglagay kayo ng then, parang ano lang, shoko, kailangan nyo lang siya i-close. Ubusin lang natin to. Yan. Itong mga dough. Then, i-rest ulit natin siya. Ipapaasahin ulit natin itong bread. Ayan. Ready na. Kailangan lang natin siya paasahin ng ating mga pandesal. Asadong pandesal. Ayan. Iko-cover lang natin siya. Gagawa tayo ng pampahit natin sa bread. So, magtunaw lang tayo ng butter. Huwag natin ito sunugin. I think. Parang kulang pa. Tapos, lagyan natin ng konting sugar. So, let it, ano, tunawin lang siya. Let it tunawin. Let it, ang tawag yan? Ano ba English yung tunawin? Dry. Dry. Ano, let it, Tunawin? Ano ba yun? Ba't ka nun? Hindi siyang natunaw. Dry nga. Dry. Ayan, okay na yan. Ayan. So, yan. So, yan. Kunin na natin yung pinaalsa nating bread. Ayan. Nag-double na siya. Then, iba-brush natin siya, pero mainit pa eh. Mainit pa ba? Try mo nga. Mainit pa eh. Okay. Start down from one side. Yeah. Para lang yung taas niya, ano, tawag dit, cross, ano? Crust? Crust. Maano siya, crispy. Yeah.
Bakit po? Yan. So, magpagpapainit muna tayo ng oven. 180 Celsius ng mga 20 minutes. Yan. So, mainit na siya. Mga 10 minutes natin siyang pinainit. Lagyan na natin. Yarms. Okay. So, antay lang tayo. Bake natin siya ng 180 degrees Celsius. 15 to 18 minutes. Makikita nyo naman pag medyo golden brown na siya. Yun. Luto na. Yes. Pandesa at mabango. Ito na po ang ating pandesa. Taste test na tayo. Tingnan natin. Oh, malambot na siya. Then, yung loob, tingnan natin. Yes. Malambot. Taste naman, tingnan naman natin. Nainit. Bangum. Sarap. Crispy. So guys, ito po yung ating recipe ng soft pandesal. Hi guys! Good morning! So today, ito yung second day pandesal natin. So, ito na yung mga natira. May isang box pa nito. Pinadala ko sa husband ko sa birthday para may pang-breakfast siya. So, i-reheat natin to. Tingnan natin kung masarap pa ba siya. So, tingnan nyo guys. Hindi talaga siya nag-wrinkles. Hindi pa siya yung parang nangungulubot the second day. And then, kung makikita niyo talagang perfect form talaga siya. And so, init natin. Kuha tayo na isa. Kapay na isa. So, yun nga. Habang iniinit ko, nung tinikman ko siya kagabi, ang sarap niya. Talagang, wow, nakagawa ako nito, diba? Bongga. Sarap sa feeling. Na-perfect ko yung pandesal. Masaya. Pero iba pa rin pa talaga yung bread flour. Kasi nga walang bread flour dito. Mas maganda talaga kung bread flour yung gagawin. Yan na. Tapos na. Nag-init lang ko ng isa. Ayan.
Uy, malambot siya. Malambot. Mainit. Yan, malambot nga siya, guys. Yum. Hindi siya yung matigas. Kasi diba may tinapay na pag ininit mo. Saka the next day, parang bato na siya. Ito, pag ininit mo, malambot talaga siya. Guys, you should try this technique kung gusto niyo ng malambot na tinapay. Effective siya. Okay po. Thank you po sa mga sa panonood po ng videos na ito. Sana po kung nagustuhan niyo, pwede niyo po gayahin and then at the same time, you can comment down below kung ano pa po yung mga gusto nyo i-try ko. And then, para din makatulong, you can subscribe. Hit that notification bell button to get updated sa mga bago ko po uploaded na videos. Thank you! See ya!